Hi guys! Magandang gabi. Kumusta kayong lahat dyan? It's almost 8 o'clock and medyo nakapagluto na ako kasi si Commander, kanina nasa airport na siya, pauwi na siya ng Maynila. And sabi niya, lagyan ko ng boiled egg yung kanyang adobo. So yun, ginawa ko muna siya, tapos naglinis ko ng kusina. And nag-jacket ako kasi kanina parang paglabas ko sa office parang ginilaw ako dahil ang lakas ng ulan doon. Tapos paglagpas ko naman doon sa may area na yon, wala, tuyong-tuyo na lang dito sa Maynila. But anyway, I decided to have a video regarding my first experience, no, to travel outside the country and my very first immigration experience. Kasi nung unang labas ko ng bansa, medyo muntik na akong hindi makalipad, muntik na akong ma-offload, tawag nila doon offload. And ikikwento ko sa inyo kung bakit muntik na akong ma-offload. It was way back then, 2013, kung hindi ako nagkakamali. It was 2013 when we decided, kami ni Commander, nag-decide kami to visit our friend. Actually, it's his friend na naka-base na ngayon sa Singapore. Isa siyang engineer, parang matagal na siyang nakatira doon sa Singapore. At saka doon na siya nakapag-asawa ng Filipino rin. Boyfriend niya dito sa Pilipinas, din doon sila tumira sa Singapore. Tapos, pinadalhan kami ng invitation para mas mabilis yung process namin ng aming paglabas ng bansa. And that time, nag-work na ako sa government. Sa government na ako nag-work. And that time, mahigpit ang immigration pagdating sa mga government employees. Kasi, kinakailangan mo, bago ka lumabas ng bansa, kinakailangan mo meron kang authority to travel outside the country, to leave the country, para makalagpas ka doon sa immigration. In short, no, kinakailangan mong may clearance ka. So, maganda yung ano namin, nag-book kami ahead of time, nag-book kami ng flight, tapos naasikaso namin yung certificate of residency ng friend namin sa Singapore, at saka yung kanyang invitation, nagpapatunay na pwede kaming tumira sa kanila, and we are under her responsibility while we are in Singapore. Yun, so yung booking namin ay sabay kami, in short, sabay kami pupunta ng Singapore, isang flight kami, sabay kami ni Commander. Pero ako, unfortunately, hindi ako pinayagan sa school na mag-leave, no? So, ayaw kong bigyan ng authority to travel. Hindi naman sa ayaw, parang masyadong close na yung date nung pag-file ko ng authority to travel. So, hindi na siya mag-grant. Impossible na siya na mag-process kasi close na doon sa schedule namin. Pero may sabi ko nga, mayroon na kaming flight. May booking na kami. May ticket na kami sa plane. Then, ang nangyari doon, sabi ng principal ko, take your risk. Kung hindi ka mag-authority to travel, pwede ka namang lumabas, pero take your risk. Sabi niyang ganun. So ako nag-isip, kasi pag may nangyari sa akin sa abroad, walang benefits ako makukuha kasi nakalive ako without authority to travel. So illegal yung paglabas ko ng bansa, illegal yung paglilive ko. Although pinapayagan ako nung immediate kong boss, no? So ang ginawa namin, nauna si Commander doon kasi sayang naman yung aming flight. No, nauna si Commander, tapos yung sa akin, niriskad ko na lang. So, na-late ako ng 2 days, nauna si Commander sa Singapore. In short, first time kong lalabas ng country, mag-isa, no, international flight pa. So, pag dating ko sa airport, smooth naman yung pag check-in ko, pagbigay ko ng aking ticket,
no, nung aking nung plane ticket ko, tapos nakapag-check-in ako. Tapos nung nasa immigration officer na ako, kabadong-kabado ko, pero meron akong mga nakaset sa mind ko kung anong isasagot ko pag in case na tinanong ako ng ganyan, but wala akong authority to travel. So, in short, no? I lied. Nag-lie ako. Kung tinanong ng immigration officer, ba't hindi ko sinasabi, guys, na gagayain niyo ko, ha? This is, I am not advising you to do this. Pagdating ko doon sa immigration officer, tinanong niya ako kung saan ako pupunta, ganyan. Sabi niya, anong gagawin ko doon? Sabi ko, it's for a holiday. Ibig sabihin, magbabakasyon lang ako, no? So, it was a 5-day vacation lang naman. Pero mahigpit talaga sila. And, take note, alam na alam nila pag nagsisinungaling ang isang tao, ang isang turista. Or kung sino mang in front of them during the verification. So, sabi ko, magbabakasyon lang ako. Sabi kong ganun. Tapos, hiningan ako ng ID, mga proof na magpa-proof na ako yun, no? Yung ako na yung nasa passport, okay, ano. So, nabigay ako ng aking, ang binigay ko, school ID ko sa aking post-grad, no? Binigay ko yung aking ID sa school, sa aking post-grad school. Tapos, in short, ang nasa utak ko, hindi ko sasabihin na government employee ako para makalabas ako ng bansa, makapag-vacation ako. Tapos, in-interrogate nila ako. Okay naman yung mga ano, kasi dala ko yung aking class card, dala ko yung aking enrollment form, no, doon sa aking post-grad. Tapos, sabi niya, daming tanong, ba't hindi ka, kasi yung aming invitation letter, isang invitation lang, dalawang pangalan na kami ni Commander doon. And, syempre, noon na si Commander, pero may copy ako ng invitation saka yung ID ng friend namin. Yung resident ID nung, or anong tawag nila doon. Meron akong dala noon. Tapos, syempre, nagtanong sila, bakit hindi kayo nagsabay ng nitong si Mr. Chuchu ganyan? Sabi ko, kasi nagka-problem ako, sabi kong ganun, medyo na-delay lang ng konti. Ganyan. Then, tinanong nila kung kaninong credit card, kasi that time wala pa akong credit card. Nakiride lang ako sa isa kong friend, tinanong nila ako kung bakit kaninong credit card yun, ganyan. Tapos syempre, tinanong yung financial capacity mo sa pag-trip mo, magkano ang dala mong pera, ganyan. Sinabi ko naman, enough naman yung dala kong pera. Sabi ko noon na yung friend ko. Tapos makita, even yung sa friend na tutuluyan namin, kasi supposed to be, pag turista ka, mas madali kapag may hotel. No? And ito doon sa mga magtutor outside the country, dapat magdala na kayo ng ano, yung ticket ninyo, ano na yun, back and forth na siya, no? Back and forth na siya para hindi ano, para ma-clear ka, makalabas ka kagad. So para mapatunayan mo, makita nila that babalik ka, hindi ka mag-TNT or what, or mag-work abroad, illegal work abroad. So yan, nasagot ko naman ng maayos, pero kasi magagaling na sila mga immigration officer, may ano sila, parang feeling ko may duda sila. Tapos, nung binigay ko na yung passport ko, ginanganyan muna niya, tinintan, first trip ko yun, wala pang mga tatak yung aking passport, as in clear yung passport ko. Pagpunta ko na doon, sa ano, sabi, tumayo yung immigration officer, after ng interrogation sa akin, ganun. Sabi niya, kaano-ano mo si ganyan. Sabi ko, good friend ko lang siya. Good friend ko yung si partner. Di ko naman sinabi ng partner ko. As in, di ko naman sinabing boyfriend ko. Sabi ko lang, good friend ko siya. So, wala namang tanong ganyan. Tapos, sila yung passport ko. Tapos, sabi niya, halika, may papipirma lang ako sa'yo. Tapos, sinali ako sa parang area, parang holding area. Pero alam ko na, nakanda na ako sa mga pwedeng sa possible na mangyari, kasi before ako nung magplano kaming abroad, nagbabasa na ako ng mga vlog, nagbabasa na ako ng mga
ng mga article regarding offloading sa airport. Kasi napakadami that time, 2013 yata or 2012, napakadami that time ng no-offload. No, papuntang abroad, yung lalabas, yung mag-tour ka, kahit napatunayan mo, may ganyan. Yung iba, na-abuse daw, sila na-abuse. So, pagdating ko doon sa parang holding area, ang daming mga nakaupo doon. Tapos, ini-interrogate talaga sila isa-isa, parang pipila kang ganyan, tapos isa-isa kang i-interviewin. Tapos may mga umiiyak. No? Siguro mga ano kami doon, mga 8 siguro kami na naandun. Tapos, yung iba mga papuntang Dubai, kasi naririnig ko eh, papuntang Dubai, papuntang Japan, papuntang US. Wala sila mga kasama, parang alone din sila. Sabi ko, ako, huwag naman sana hindi ako makalabas ng bansa. Kasi unang-una, naka-plan kami ng maayos yung tour namin doon sa Singapore. Sa SGI, naka-plot na siya ng maayos, no? Yung mga gagawin namin, naka-plot na siya. Of course, yung excitement mo. Kasi na, first time mong lalabas ng bansa. Tapos, nung turn ko na yung another interrogation, parang yung kanilang, yung kanilang head na doon ng mga immigration officer. Ang dami-dami niyang tanong sa akin. Tapos, siguro mga nagstay ako doon, siguro less than 30 minutes. Buti na lang maaga ako sa airport at hindi ako nahuli doon sa plane. No, alam naman natin na kapag nahuli ka sa plane in a matter of minute, parang hindi ka na pasasakay ng eroplano. Ang dami-dami niyang tanong sa akin. Kaya ko daw bang gastusan? Ilang kwarto daw ba yung bahay nung tutuluyan namin? Kasya daw ba kami sa isang kwarto? Anong tutulugan ko doon? Magkano daw ang dala kong pera? Tapos kung may credit card daw akong dala, syempre wala pa akong credit card noon, kasya lang talaga yung dala ko. But fortunately, sabi niya, sige, sir, I will allow you to go outside the country, pero babalik ka after, sabi niya, babalik ka dito sa plane ticket na pabalik mo. Kung ano nakasulat dito sa plane ticket mo, babalik ka, sabi niya ganon. So kung ang schedule ko after 5 days, dapat after 5 days makabalik ako ng Pilipinas daw, kasi kung hindi, blacklisted daw ako sa kanila. In good faith naman na talagang babalik naman ako kasi I have work. Kasi kinakailangan mo lang mapatunayan talaga sa kanila na hindi ka mag-work doon abroad ng illegal. Kasi problema din ng government kapag marami mga illegal workers abroad. Kaya ganun salang-sala nila. Kaya hindi tayo pwedeng magtampo, hindi tayo pwedeng magalit na ganun sila kahigpit sa immigration. Kasi they're making sure about the safety of the Filipino citizen and kasi problema din tayo pag nasa abroad tayo at magka-problema tayo, hindi legal yung mapapil natin. In short, nakalabas ako. Pero guys, nanginginig talaga yung buo kong katawan dahil first time ko, akala ko hindi na ako makakalabas ng bansa. Siguro doon sa mga nasa tao sa loob, ang nakita ko na lang doon na paglabas na doon sa immigration area. Hindi ito doon sa gate ha, para may immigration area pa. Paglabas doon sa mga holding area, nakita ko na lang, tatlo na lang kami. The rest, nag-iiyakan doon sa loob, siguro hindi na sila nakalabas. So, parang ang pagdaan ko ng immigration, it was an hour bago ako nakapunta na doon sa gate kung saan ako sasakay ng plane, kung saan magbo-board. Then, pasalamat talaga pati yung friend namin doon, pati yung partner ko nandun na Singapore. Nakamonitor talaga sila sa akin, maya-maya talaga ako, nag-PPM talaga sa kanila sa Facebook, kaya ano sila. Pasalamat talaga sila nung pagdating ko na, Diyos ko, nung nasa aeroplano ako, nung paglipad na ano, Diyos ko, pasalamat talaga ako, no? Pero nagka-trauma ako, guys. Nagka-trauma ako ng ano. Pagdating naman sa Singapore, konting tanong-tanong lang, so, why are you here? What are you going to do here in Singapore? Sabihin mo lang, for a holiday, with my friend, for 5 days. So, titingnan nila yung ano, yung mga dala mong plane ticket mo, tapos yung residence certificate ng friend namin, tinatakan for 30 days ang aking passport. Grabe yung trauma ko nun, guys. Hanggang nag-cross, tuwing dadaan kami ng immigration, talagang nanginginig ako. Hanggang pag, nung
tumawid kami ng ano, even nung tumawid kami ng from Singapore to Indonesia, tuwing dadaan ako ng immigration, lagi talagang nangangatog yung pa ako na baka ma-offload, baka maharang na naman ako, no? So, yun na experience ko. But from then on, sunod-sunod naman yung paglabas ko ng bansa, hindi naman ako nagkaka-problema. Siguro wala lang, hindi na ako inaabot ng, I'm not bragging, hindi naman ako inaabot na ng 5 minutes sa harapan ng immigration, na ano na ako na, siguro pag dumadami yung tatak mo sa passport mo. Ayun. So, moral lesson of my story, dapat planuhin ng maigi. No, ahead of time, kung kinakailangan mo mag-clearance ka. Kung if you're working in a government and you need to provide or to secure your authority to travel, you have to do it. No, para hindi ka magka-problema. Kasi sayang yung pera. Ang daming masasayang. No, and importantly, mag-research sa mga bagay na hindi ka sigurado, i-research mo bago ka lumabas ng bansa, sa ganyan bago kang humarap sa immigration, katulad ko nung first time, no? Kasi first time kong lalabas ng bansa, mag-isa pa ako, no? Kaya yung sunod kong trip, kung pumunta kami sa Vietnam, talagang inayos ko na 3 months before the trip, nag-file na ako ng authority to travel, no? So I am sharing this experience, guys, para matuto din kayo na hindi maganda yung nagsisinungaling sa harap ng immigration, kasi napapansin nila at alam nila, kasi they have all the trainings about that para malaman nila na nagsisinungaling ka or hindi. Maliban na lang kung magaling ka talaga magsungaling, kasi maano ka. Buti ako noon, napatunayan ko na, sabi ko kasi, nung nasa immigration pala ako, unang interrogation pala, sabi niya, siguro tinatanong talaga, inaano, gusto niya talagang malaman na babalik ako ng bansa. Sabi ko, kasi nagmamaster ako. Sabi ko, I have my master class, kaya babalik ako. Sabi niya, sige nga, sir, yung proof mo na nag-aaral ka. So, buti dala ko yung aking enrollment form, registration form, yung aking card, yung aking ID sa school. Tapos sabi niya, at your age, sabi niya ganun, hindi ka pa nag-aaral ka pa rin sa masterals mo, hindi ka pa stable sa work mo, wala ka pa work. Sabi ko, I'm doing tutorial jobs. Kasi hindi ko talaga pwedeng sabihin na nasa government ako, kasi hindi talaga nila ako i-allowed without that authority to travel. So ngayon, buti na lang ngayon, may nabasa ako ng article, last year pa yon, na hindi na kinakailangan ng authority to travel yung mga nasa government employee. Yung mga government employee. In short, pwede ka nang lumabas ng bansa as long as mapapatunayan mo na kaya mong i-handle yung sarili mo financially, no, sa ibang bansa, and you are capable enough for your expenses, ganun. And maliban na lang doon sa mga nasa higher officials, no, yung may mga ranggo sa gobyerno, like for example mayors, governors, yun, mga ganun. If you are the division superintendent of the Department of Education in the city, hihingan ka noon. Pero pag ordinary empleyado ka lang naman, katulad kami sa nasa academe ako, kasi nasa administration ako, pwede akong mag-leave anytime I want as long as clear ako at approve ako ng aking boss, no? Pero yung iba na walang mga leave, kasi yung iba naming mga empleyado, pwede lang silang mag-leave kapag summer, walang klase, walang bakasyon ng mga bata. But during the regular days na may school, they are not allowed to go outside the country. They're not allowed to leave. No, pero depende rin naman yun sa school head. Kasi yung mga school head pumapayag. Basta proper
proper ang documentation, proper ang papers, ang requirements, ina-allowed naman nila yon. So yun lang guys, nag-share lang ako for you to have a little knowledge about it tungkol doon sa mga, kung kasi may mga iba gustong mag-abroad, gustong lumabas, yun lang naman. Just be careful and plan it ahead of time. Now you have to plan it ahead of time. Ayun. So, I hope na marami akong natulungan sa inyo and I'll see you again next video. This is Chad Chaddy saying always be an inspiration to everybody and have a great night, have a great day guys, and if you like this video just subscribe and like this video and share. Bye.